guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell button and hit the like button. Thank you. So for today's video, it's all about YouTube and real talk po tayo ngayon. Okay, so nowadays, sobrang dami na pong nag-YouTube or nag-start maging YouTuber, vlogger, and everything. Okay, so start po tayo sa paano po ba mag-start at bakit gusto niyo po ba talaga maging YouTuber or trip nyo lang or may iba pa kayong dahilan. Okay, so first po muna sa akin, ang reason ko lang po talaga at first, the first place, kaya ako nag-YouTube, nag-try lang naman ako mag-upload. Yun lang po. Kasi wala naman talaga akong alam sa pag-YouTube. Ang alam ko lang is a simple editing, pictures, and videos. So yun lang po. And then, as the days, months passed by, parang naisip ko, why not na lang continue? Wala naman mawawala sa akin. And then, parang nalilibang na rin ako. Dahil mag-isa lang naman ako dito, wala akong family. So, lahat ng family ko nasa Pilipinas, so ako lang po yung nasa Canada. So, and then, I started editing photos, medyo puro photos lang po. Kasi at the first, sabi ko, inisip ko, kaya ko ba talaga humarap sa camera at magsalita tulad nito? So, nilakasan ko lang talaga yung loob ko. So, kung makikita nyo sa mga past na video ko, puro lang talaga video or photos editing. So, lately lang din ako talaga nagpakita sa camera at nagsalita in front of you. So, and then, yan, in-start ko na bago ako mag, maybe last month, I think, nag-start na akong nag-video. And then, nilagay ko rin naman din sa description ko na family, friends, partner, and then cell phones or gadgets. So, yun po talaga yung, mostly na, video ko. Yun na mostly na upload ko sa video. Kasi yun lang po talaga yung naisip ko. Hindi naman ako gamer. Hindi naman ako lagi nasa labas. Minsan, bag invitation, yan. Party. And then, pag wala talaga, bahay lang talaga ako. So, bahay, nood, kain, tulog, pasok. Lalo na ngayon, naka-quarantine. I mean, sa ibang bansa. Pero dito sa Canada, may mga kailangan talagang mawala ng trabaho. Dahil nga sa nangyayari. So anyways, dahil nga sa nangyari, may time na ako mag-video or mag-vlog. Tinatry ko everyday. So, yun po. And then, next reason ko, doon na tayo sa real talk na kumita ng pera. Kasi alam naman natin na maraming kumikita na ng pera dito. Diba, kakapanood mo ng YouTube, ang dami mo nalalaman. Ay, pwede nga pala talaga. Yung iba nga dyan na hindi naman sikat o hindi natin kilala o hindi naman artista. Kumikita ng pera. Pinapakita naman nila kung magkano yung sinasahod nila. Ganyan. So, wow! Bakit hindi? So, sana, di ba, mangyari sa akin, sa ating lahat. Sa mga baguhan or sa mga luma pa, continuous pa yung mag-gain nilang income sa YouTube. So, congrats po sa inyong lahat na marami nang narating sa YouTube. Malaki na yung sinahod. So, pagpatuloy nyo na po yan, wala naman kayong ginagawa masama or tinatapa ng ibang tao. Like this sa mga baguhan, tsaga lang po kasi ako talaga minsan, ano na, real talk na yung honest na sa mga naranasan ko na parang kaya ko pa ba? Kasi yung mga views lang naman ng mga videos ko, 50, 80, pag minamalas ka, 100. Diba? So parang may time na nakakatamad na, nakapanlumo na mag-video. Kasi you take time to edit your videos and then pinaghirapan mo yun. So parang nakaka-down din na mag-upload pa ng videos. Kung wala din namang manonood. Isipin po natin, hindi ako sikat, hindi tayo sikat. Okay? So, wag po tayong mag-expect agad in the first place, nasisikat ka or dadami ang followers or magsusubscribe sa'yo. Okay? Wag natin madaliin. So, may mga ibang sinuswerte na, wow, in a month, in 2 months, na-reach na nila yung 1,000 subscribers, na-reach na nila yung 4,000 watch hours. So, congrats sa inyo. Okay? I think you deserve naman yan. So, yung mga tulad natin na hirap maka-reach even 100 or 200, good luck sa atin. Pero tiyaga lang talaga. Huwag natin madalian. Kasi minsan nakaka-stress din na check tayo ng chat ng analytics natin, ng YouTube, na nadagdagan pa yung subscribers natin. Di ba? Na ako ginawa ko talaga yun for past 1 week. Na-stress ako kasi nakakainis. Inis na inis ako. Bakit? So, ang ganda na ng takbo ng progress ng YouTube ko. So, biglang bumaba. Yung in one day, 5 subscribers ang mawala. In 1 hour, may 2. So, hindi natin alam kung ano yung talagang reason. So, merong reason na nag-unsubscribe sa'yo. Siguro iba, spam. Or wala lang.
Diba? Parang nag-subscribe lang sila sa'yo kasi nag-subscribe back ka sa kanila. And then after that, tatanggalin nila yung pag-subscribe sa'yo. Or, you know what I'm saying, right? Yung nag-unsubscribe. And then, itong sub-to-sub na to, at hug-to-hug, yakapan, dalaw, bisita. Ang daming gumagawa niyan. Ako din. Ginawa ko yan. Yung halos magmakaawa ka na please subscribe, ganyan-ganyan. Please hug me back, ganyan-ganyan. Nag-work siya, at hindi. Nag-work siya kasi, kung meron talagang totoo na magsusubscribe sa'yo, at magme-message si Gmail na this person subscribe to your channel just in like 1 minute, nag-subscribe siya, so okay. Diba? And then, may iba naman na magsasabing, done na, pero wala naman talaga. Kahit i-check mo yung channel nila. Diba? Wala yung pangalan mo doon. So, bakit mo sinabing done? Wala naman. And then, meron din naman sigurong phishing ba yung tinatawag doon? Yung nangingisda, yung mga ganyan yung sub-to-sub. Ginawa na lang halos lahat yan. Siguro, halos lahat, diba? Ginawa yan na magsasub-to-sub. Siyempre, ano yung pangalan nyo na can you please hug, diba? Ganyan-ganyan. So, ginawa ko rin yan. Literally, hindi nag-work. 50% nag-work, 50% nag-work. Okay, so, siguro tip na lang din sa mga, sa atin lahat, maybe tsaga lang, huwag madaliin. Darating din yung time natin to shine, tulad ng iba naman na blessed naman na ganyan na biglang, boom, 100,000 subscriber, yay, 4,000 watch hours, yay. So tayo, huwag natin pilitin kung hindi pa talaga time para sa atin. Okay, so for sure naman tutulungan din tayo ni YouTube tulad ng ginawa niya sa ibang YouTuber na talagang inangat nila yung bawat video ng tao na to. So sobrang dami na rin siguro natin. Diba? Parang everyday yata may nadadagdag na 1,000 na nag-YouTube na. So madami nang hindi, ito rin sabihin sa'yo, hindi tayo nakikipagkompetensya dito. Hindi natin kailangan kalabanin ang bawat isa. Okay? So, hindi po ito yung sports na kailangan nasa top 1 ka, nasa top 10 ka, kailangan pasok ka. Ginusto natin to na walang tayong hinihinging kapalit. Okay? So, ang minsan, yung sub to sub, syempre, naghihingi tayo ng hug back. So, kung ayaw nila, eh, di wag, di ba? So, marami naman pa dyan na pwede mag-subscribe sa'yo. So, yung iba nga, hindi kasama dun sa mga message na nagsasub to sub, pero bigla silang nagsusubscribe sa'yo. Ako naman, syempre, dahil sa ginawa nila sa akin nun, magsusubscribe back ako. Diba? Hindi ko pwedeng ignore yon kasi alam ko yung feeling na nag-subscribe ako sa kanya or sa ibang tao pero hindi, walang balik. Yung ganong feeling na, bakit? So, tips lang din sa mga baguhan or sa mga dati pa na wag siguro tayong masyadong umasa din kasi alam niya naman yan, magsusubscribe sila sa'yo para magsubscribe ka rin sa kanila. Diba? Ganun naman yun eh. And then, may time na hindi talaga magsusubscribe sa'yo or hindi hindi sila na-notify kaya walang message sa notification nila. So, and then, yung iba naman talagang ayaw kan tulungan. So, subscribe lang ng subscribe sa kanya. So, siya naman ayaw niya magsubscribe sa ibang tao. Yung parang bang crab mentality na ayaw ko nila mag-grow. So, parang sila lang. Ayana natin yung mga ganun tao. Okay, so isipin na lang natin. Gusto natin itong ginagawa natin. Ituloy lang. And then, huwag tayo mawala ng pag-asa. Don't lose hope. Nangyari na sa akin na parang ayoko na. Pero, tsaga lang. So, ang dami kong na panood na YouTuber na hindi naman artista, hindi ganun kasikat. Pero, nag-a-advise sila. At yung mga subscribers talaga nila is nasa 100,000 na, more than 80,000. So, malay natin, diba? Maybe, next month, tayo naman. Turn naman natin. Okay, so, yun din nga na sinasabi rin ng quality content. So, hindi naman natin kailangan talaga ng sa mga beginners or meron dyan na can afford to buy a camera, yung mamahaling camera, why not? Go. Diba? Gusto nyo yan, choice nyo yan, nasa inyo yan. So, go lang, support you. And then, yung iba naman na cellphone lang ang ginagamit, like me, ayan, cellphone lang ang gamit ko. Tapos, parang tripod lang na maliit. So, yun lang ang setup ko. Walang iba. Wala akong kaiklabuhan na ako ano-ano. Okay, so kanya-kanya yan. Yung iba naman talagang bongga, which is maganda sa paningin. Diba? So, kanya-kanya tayong diskarte, kanya-kanyang style. Okay, so, pwede naman maggaya. Wala namang masama doon, diba? And then, so, yun lang siguro today. So, be patient. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Wala namang masama sa pag-YouTube or something. Okay, so,
So, yun po. Kaya ko lang nasabi ito dahil ito po yung mga naranasan ko. So, gusto ko lang i-share sa inyo. So, hintayin na lang po tayo ng para sa atin. Kung para sa atin, para sa atin. It's not for us. Hindi talaga. Pero, at least, we're here just to support each other, guys. Okay? Nasaya tao na rin yan kung gusto nyo supportahan yung tao. Okay? So, keep safe, everyone. And God bless us all. Thank you for watching. See ya!